Recording ng LibriVox ito. Nasa dominyo publiko ang lahat ng mga recording ng LibriVox. Para sa karagdagang impormasyon o para magboluntaryo, mangyaring bisitahin lamang ang LibriVox.org. Ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao ng mga bansang nagkakaisa. Panimula. Sapagkat ang pagkilala sa katutubong karangalan at sa pantay at di maikakait na mga karapatan ng lahat ng nabibilang sa angkan ng tao ay siyang saligan ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa daigdig. Sapagkat ang pagwawalang bahala at paglalapastangan sa mga karapatan ng tao ay nagbunga ng mga gawang di makatao na humamak sa budhi ng sangkatauhan at ang pagdatal ng isang daigdig na ang mga tao ay magtatamasa ng kalayaan sa pagsasalita at ng kaligtasan sa pangamba at pagdaralita ay ipinahayag na pinakamataas na mithiin ng mga karaniwang tao. Sapagkat mahalaga, kung ang tao ay di pipiliting manghawakan bilang huling magagawa sa paghihimagsik laban sa paniniil at pang-aapi na ang mga karapatan ng tao ay mapangalagaan sa pamamagitan ng paghahari ng batas. Sapagkat mahalagang itaguyod ang pagpapaunlad ng mabuting pagsasamahan ng mga bansa. Sapagkat ang mga mamamayan ng mga bansang nagkakaisa ay nagpatibay sa karta ng kanilang pananalig sa mga saligang karapatan ng tao, sa karangalan at kahalagahan ng pagkatao, at sa pantay ng mga karapatan ng mga lalaki at babae, at nagpasyang itaguyod ang kaunlarang panlipunan at lalong mabubuting pamantayan ng buhay sa lalong malaking kalayaan. Sapagkat ang mga kasaping estado ay nangako sa kanilang sarili na tamahin sa pakikipagtulungan sa mga bansang nagkakaisa ang pagtataguyod ng pandaigdig na paggalang at pagtalima sa mga karapatan ng tao at mga saligang kalayaan. Sapagkat lubhang mahalaga ang pagkakaunawa ng lahat sa mga karapatan at kalayaang ito at lubhang mahalaga sa ganap na pagsasakatuparan ng mga pangakong ito. Ngayon sa Makatwid, ang pangkalahatang kapulungan ay nagpapahayag ng pandaigdig na pagpapahayag na ito ng mga karapatan ng tao. Bilang pangkalahatang pamantayang maisasagawa para sa lahat ng tao at bansa, sa layuning ang bawat tao at bawat galamay ng lipunan, na laging nasa isip ang pahayag na ito, ay magsikap sa pamamagitan ng pagtuturo at edukasyon na maitaguyod ang paggalang sa mga karapatan at kalayaang ito at sa pamamagitan ng mga hakbang na pagsulong na pambansa at pandaigdig ay makamtan ang pangkalahatan at mabisang pagkilala at pagtalima sa mga ito, maging ng mga mamamayan ng mga kasaping estado at ng mga mamamayan ng mga teritoryo na nasa ilalim ng kanilang nasasakupan. Artikulo 1. Ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ng isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Artikulo 2. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa pahayag na ito, nang wala anumang uri ng pagtatangi gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampolitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan. Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampolitika, jurisdiksyonal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng anumang katakdaan ng soberanya. Artikulo 3. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at kapanatagan ng sarili. Artikulo 4. Walang sinumang aalipinin o bubusabusin, ipagbabawal ang anumang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. Artikulo 5. Walang sinumang pahihirapan o lalapatan ng malupit, di makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Artikulo 6. Ang bawat tao ay may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas. Artikulo 7.
Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatangi-tanging nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi. Artikulo 8. Ang bawat tao ay may karapatan sa mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas. Artikulo 9. Walang sino mang ipaiilalim sa di makatwirang pagdakip, pagpigil, o pagpapatapon. Artikulo 10. Ang bawat tao ay may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasya ng kaniyang mga karapatan at pananagutan at sa anumang paratang na kriminal laban sa kanya. Artikulo 11. Una, ang bawat taong pinararatangan ng pagkakasalang pinarurusahan ay may karapatang ituring na walang sala hanggang di na patutunayang nagkasala alinsunod sa batas sa isang hayag na paglilitis na ipinagkaroon niya ng lahat ng garantiyang kailangan sa kaniyang pagtatanggol. Pangalawa, walang taong ituturing na nagkasala ng pagkakasalang pinarurusahan dahil sa anumang gawa o pagkukulang na hindi isang pagkakasalang pinarurusahan sa ilalim ng batas pambansa o pandaigdig noong panahong ginawa iyon. Hindi rin ipapataw ang parusang lalong mabigat kaysa nararapat ng panahong magawa ang pagkakasalang pinarurusahan. Artikulo 12. Walang taong isa sa ilalim sa di makatwirang panghihimasok sa kaniyang pananhimik, pamilya, tahanan, o pakikipagsulatang ni sa tuligsa sa kaniyang karangalan at mabuting pangalan. Ang bawat tao ay may karapatan sa pangangalaga ng batas laban sa gayong mga panghihimasok o tuligsa. Artikulo 13. Una, ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan ng pagkilos at paninirahan sa loob ng mga hangganan ng bawat estado. Pangalawa, ang bawat tao ay may karapatang umalis sa alinmang bansa, pati na sa kaniyang sarili at bumalik sa kaniyang bansa. Artikulo 14. Una, ang bawat tao ay may karapatang humanap at magtamasa sa ibang bansa ng pagpapakupkop laban sa pag-uusig. Pangalawa, ang karapatang ito ay hindi mahihingi sa mga pag-uusig na tunay na nagbubuhat sa mga pagkakasalang di pampolitika o sa mga gawang nasasalungat sa mga layunin at simulain ng mga bansang nagkakaisa. Artikulo 15. Ang bawat tao ay may karapatan sa isang pagkamamamayan. Pangalawa, walang sino mang aalisan ang kanyang pagkamamamayan ng walang katwiran, ni pagkakaitan ng karapatang magpalit ng kanyang pagkamamamayan. Artikulo 16. Una, ang mga lalaki at babaeng may sapat na gulang ay may karapatang mag-asawa at magpamilya nang walang anumang pagtatakda dahil sa lahi, pansang kinabibilangan o relihiyon. Nararapat sila sa pantay-pantay na karapatan sa pag-aasawa, sa panahong may asawa at pagpapawalang bisa nito. Pangalawa, ang pag-aasawa ay papasukan lamang sa pamamagitan ng malaya at lubos na pagsang-ayon ng mga nagbabalak magkapangasawahan. Pangatlo, ang pamilya ay likas at pangunahing pangkat sa sangay ng lipunan at karapat dapat sa pangangalaga ng lipunan at ng Estado. Artikulo 17. Una, ang bawat tao ay may karapatang mag-angkin ng ari-arian ng mag-isa, gayon din nakasama ng iba. Pangalawa, walang sino mang aalisan ng kaniyang ari-arian ng walang katwiran. Artikulo 18. Ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, tudhi at relihiyon, kasama sa karapatang ito ang kalayaang magpalit ng kaniyang relihiyon o paniniwala, maging nag-iisa o kasama ang iba sa pamayanan upang ipakilala ang kaniyang relihiyon o paniniwala sa pagtuturo, pagsasagawa, pagsamba at pagtalima.
Artikulo 19. Ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan ng pagkukuro at pagpapahayag. Kasama ng karapatang ito ang kalayaan at kuro-kuro ng walang panghihimasok at humanap, tumanggap, at magbigay ng impormasyon at kaisipan sa pamamagitan ng alinmang paraan ng pagkakalat at walang pagsasaalang-alang ng mga hangganan. Artikulo 20. Una, ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan sa mapayapang pagpupulong at pagsasamahan. Pangalawa, walang sinumang pipiliting sumapi sa isang kapisanan. Artikulo 21. Una, ang bawat tao ay may karapatang makilahok sa pamahalaan ng kanyang bansa, sa tuwiran o sa pamamagitan ng mga kinatawang malayang pinili. Pangalawa, ang bawat tao ay may karapatan sa pantay na pagpasok sa paglilingkod pambayan, pamamagitan ng pambansang pagsisikap at pakikipagtulungang pandaigdig at alinsunod sa pagkakabuo at mga mapagkukunan ng bawat estado sa mga karapatang pangkabuhayan, panlipunan at pangkalinangan na lubhang kailangan para sa kaniyang karangalan at sa malayang pagpapaunlad ng kaniyang pagkatao. Artikulo 23. Una, ang bawat tao ay may karapatan sa paggawa, sa malayang pagpili ng mapapasukang hanap buhay, sa makatarungan at kanais-nais ng mga kalagayan sa paggawa, at sa pangangalaga laban sa kawalang mapapasukang hanap buhay. Pangalawa, ang bawat tao ay may karapatan sa kapantay na bayad ng kapantay na gawain ng walang anumang pagtatangi. Pangatlo, ang bawat taong gumagawa ay may karapatan sa makatarungan at nababatay sa kabayarang tumitiyak sa kaniyang sarili at sa kaniyang pamilya ng kabuhayang karapat-dapat sa karangalan ng isang tao at pupunan, kung kailangan, ng iba pang paraan ng pangangalagang panlipunan. Pangapat, ang bawat tao ay may karapatang magtatag at umanib sa mga unyon ng manggagawa para sa pangangalaga ng kaniyang mga kapakanan. Artikulo 24. Ang bawat tao ay may karapatan sa pamamahinga at paglilibang, kasama ang mga makatwirang pagtatakda ng mga oras ng paggawa at may sahod sa mga panapanahong pista opisyal. Artikulo 25. Una, ang bawat tao ay may karapatan sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kagalingan ng kaniyang sarili at ng kaniyang pamilya, kasama na ang pagkain, pananamit, paninirahan, at pagpapagamot at kinakailangang mga paglilingkod panlipunan, at ng karapatan sa kapanatagan sa panahong walang gawain, pagkakasakit, pagkabalda, pagkabalo, katandaan, at iba pang kakapusan sa ikabubuhay sa mga di maiiwasang pangyayari. Pangalawa, ang pagkaina at pagkabata ay nararapat sa tanging kalinga at tulong. Ang lahat ng bata, maging anak na lehitimo o di lehitimo, ay magtatamasa ng gayunding pangangalagang panlipunan. Artikulo 26. Una, ang bawat tao ay may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay walang bayad, doon man lamang sa elementarya at pangunahing antas. Ang edukasyong elementarya ay magiging sapilitan. Ang edukasyong teknikal at profesional ay gagawing maaabot ng lahat, at ang lalong mataas na edukasyon ay ipagkakaloob ng pantay-pantay sa lahat batay sa pagiging karapat-dapat. Pangalawa, ang edukasyon ay itutungo sa ganap na pagpapaunlad ng pagkatao at sa pagpapalakas ng paggalang sa mga karapatan ng tao at mga pangunahing kalayaan. Itataguyod nito ang pagkakaunawaan, pagbibigayan at pagkakaibigan ng lahat ng bansa, mga pangkat na panlahi o panrelihiyon, at palawakin ang mga gawain ng mga bansang nagkakaisa sa ikapapanatili ng kapayapaan. Hangatlo, ang mga magulang ay may pangunahing karapatang pumili ng uri ng edukasyong ipagkaloob sa kanilang mga anak. Artikulo 27. Una, ang bawat tao ay may karapatang makilahok ng malaya sa buhay pangkalinangan ng pamayanan upang tamasahin ang mga sining at makihati sa mga kaunlaran sa siyensya at sa mga pakinabang dito. Pangalawa,
Ang bawat tao ay may karapatan sa pangangalaga ng mga kapakanang moral at material, bunga ng alinmang produksyong pang-agham, pampanitikan o pansining na siya ang may akta. Artikulo 28. Ang bawat tao ay may karapatan sa kaayusang panlipunan at pandaigdig na ang mga karapatan at mga kalayaang itinakda sa pahayag na ito ay ganap na maisa sa katuparan. Artikulo 29. Una, ang bawat tao ay may mga tungkulin sa pamayanan sa ikaari lamang ng malaya at ganap na pagkaunlad ng kanyang pagkatao. Pangalawa, sa paggamit ng kanyang mga karapatan at mga kalayaan, ang bawat tao ay masasaklaw lamang ng mga katakdaan gaya na ipinapasya ng batas ng tanging sa layunin lamang ng pagtatamo ng kaukulang pagkilala at paggalang sa mga karapatan at mga kalayaan ng iba at sa pagtugon sa makatarungang kahilingan ng moralidad, kaayusang pambayan at ng pangkalahatang kagalingan sa isang demokratikong lipunan. Pangatlo, ang mga karapatan at kalayaang ito ay hindi magagamit sa anumang pangyayari nang nasasalungat sa mga layunin at mga simulain ng mga bansang nagkakaisa. Artikulo 30. Walang bagay sa pahayag na ito na mapapakahulugan ang nagbibigay sa alinmang estado, pangkat o tao ng anumang karapatang gumawa ng anumang kilusan o magsagawa ng anumang hakbang na naglalayong sirain ang nakalahad dito. Wakas ng pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao.